Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Ma, bakit kailangan ko pang magbakasyon sa probinsya? Pwede bang dito na lang ako sa atin? Nandito naman ang mga kasambahay natin. Pangako ko sa iyo na hindi ako gagawa ng kahit anong ikasasakit ng ulo mo. Basta wag mo na lang ako ipadala sa probinsya. Ayaw ko roon kay Lolo dahil wala naman mga kabataan doon na kasing edad ko. Isa pa, nakakatamad kasama si Lolo dahil hindi naman niya masakyan ng mga trip ko. Ito ang sambit ni Jordan sa kanyang inang si Gigi. Tigilan mo nga yung mga sinasabi mo, Jordan. Gustong gusto tayong makasama ng Lolo Julio mo ngayong kaarawan niya. Lalo na ikaw. Lagi kang tinatanong sa akin ng Lolo mo kung kailan ka dadalaw roon. Kaya ito na ang tamang panahon. Tatlong araw lang naman at susunod rin ako. May kailangan lang talaga akong asikasuhin sa ibang probinsya. Paliwanag naman ang ina. Ayaw mang pumunta ni Jordan sa bahay ng kanyang lolo sa probinsya, eh wala siyang magawa dahil alam niya magagalit sa kanya ang inang si Gigi. Kinabukasan ay lumipad na pa probinsya itong si Jordan. Paglapag sa paliparan ay magiliw na sinundo ng isang kapitbahay ng kanyang lolo Julio, ang Binatilyo. Ikaw siguro si Jordan ano? Malaki ang pagkakahawig mo kasi sa lolo Julio mo. Nakiusap siya sa akin na sunduin ka dahil kailangan daw niyang pagandaan ang pagdating mo. Saad ng Ginoo. Tahimik lang si Jordan at wala siyang imik. Kakarating pa lang niya ngunit pag-uwi na agad sa kanilang bahay ang iniisip niya. Nang makarating si Jordan sa bahay ng kanyang lolo Julio ay sinalubong siya nito ng buong ngiti. Napakalaki mo na talaga, Jordan. Mabuti na lang at naisipan mong magbakasyon dito. Hindi mo lang alam kung gaano ako nananabik sa inyong mag-ina. Bungad ng matanda. Niyakap ni Julio ang kanyang apo ng mahigpit. Samantalang si Jordan naman ay nagpumiglas. Lolo, saan po bang kwarto ko? Nais ko po kasing ibaba muna ang mga gamit ko. Inaantok din po kasi ako eh. Napagod po ako sa biyahe. Sambit naman ang binata. Oo nga pala, dun ka na muna sa dating kwarto ng mama mo. Pero bago ka magpahingay, kumain ka na muna. Ipinagluto kita ng sinaing na tulingan. Paboritong paborito niya ng mama mo. Maging ikaw nung bata ka eh, gustong gusto mo rin niyan. Magiliw muling sambit ni Lolo Julio. Hindi ko po alam ang luto na yan. Tsaka wala po akong gana, Lolo. Sige po at pupunta na ako sa kwarto at magpapahinga. Saad pa ni Jordan. Buong araw lang nagkulong sa silid itong si Jordan. Kahit na tinatawag siya ng kanyang Lolo Julio, eh lagi siyang nagdadahilan. Pilit namang inuunawa ng matanda ang kanyang apo, marahil ay sadyang pagod nga ito. Kinabukasan ay maagang ginising ni Lolo Julio ang kanyang apo. Nais sana niya itong dalhin sa batis upang manghuli ng isda. Ayaw ko po, Lolo. Kayo na lang. Inaantok pa ako. Wika ng binata. Tara na po at magiging masaya ito. Matagal ko nang inasam na makasama ka na mamingwit ng isda. Nung bata ka pa kasi palagi kang sumasama sa aking mamingwit. Tuwang-tuwa ka nun kapag nakakahuli tayo. Pahayag pa ni Lolo Julio. Patuloy ang pangumbinse ni Lolo Julio sa kanyang apo. Nalabis namang ikinairita nitong si Jordan. Sinabi ko na nga po na ayaw ko, diba? Hindi ko gustong mamingwit. Lahat na lang ng bagay pinipilit nyo sa akin. Bakit ba hindi mo na lang ako tantanan? Hindi na ako yung batang nakilala mo noon. Iba na ang mga gusto kong gawin. Kaya pwede ba? Tigilan nyo naman ang pangungulit ninyo. Hindi na napigilan ni Jordan ang magtaas ng boses sa matanda. Nalungkot si Lolo Julio sa ginawa ng kanyang apo. Ngunit pang-unawa pa rin ang ipinairal nito. Sige apo, pasensya na kung makulit ang matandang ito. Basta kung gusto mo lang ng makakausap ay nasa likod bahay lang ako at nagsisibak ng kawin na panggatong. Pinipigilan naman ang matanda ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Buong araw pa rin nagkulong sa kwarto itong si Jordan. Lumalabas lang ito tuwing kakain, ngunit hindi pa rin niya iniimik ang kanyang lolo Julio.
Kinabukasan, muli ay maagang naging pagdating ng inang si Gigi sa bahay ng ama. Mabuti naman ni narito ka na, ma. Kailan ba tayo uwi? Ayaw ko na rito. Walang magawa. Inis na sa lubong ni Jordan sa ina. Jordan, alam kong ginawa mo sa lolo mo. Baka naman nais mong humingi ng tawad sa kanya. Pahayag ng ina. Bakit ako hingi ng tawad? Totoo namang makulit yang si Lolo Julio. Kung ano-ano ang gusto niyang gawin kasama ko. Pinagpipilitan niya mga bagay-bagay sa akin. Bakit kasi kailangan pa natin siyang puntaan dito? Bakit hindi mo na lang siya padala ng pera tulad ng dati? Hindi ba't iyon lang naman ang gusto niya talaga? Tinan mo nga ang buhay niya rito, napakahirap. Sino mag-aasam na manirahan dito? Bulyaw pa ng anak. Hindi na nakapagpigil pa si Gigi at nasampal niya si Jordan. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo, Jordan. Hindi kita pinalaking bastos at lalong-lalong wala kang karapatan na bastusin ang tatay ko. Maraing sambit naman ni Gigi. Mahirap nga ang buhay ng tatay ko, pero kahit kailan ay hindi niya tayo pinabayaan nung araw. Nang mabuntis ako sa iyo at hindi ako pinanindigan ng iyong ama, ay nais kitang ipalaglag. Ayaw ko kasing pagtawanan ako ng kahit sino. Tsaka isa pa, paano ko bubuhayin ng isang bata kung maging ako hindi pa tapos magdalaga? Sa sama ng loob ng nanay ko ay inatake siya sa puso. Pero hindi ito naging hadlang para pigilan ako ng tatay ko sa nais kong gawin sa iyo. At nang ipanganak kita, hindi pa ako handang maging isang ina. Kaya umalis ako ng bahay at nagpakalayo-layo. Umalis ang tatay ko sa trabaho para alagaan ka. 3 taon siya nagtiis na alagaan ka kahit wala siyang alam sa pagpapalaki ng bata. Nang matagpuan ko ng sarili ko at maayos ng buhay ko at saka kita binalikan at tuluyan ang kinuha sa kanya. Matindi ang sakripisyo na ginawa ng tatay ko para sa akin at para sa iyo. Kaya Jordan, wag na wag mong sasaktan ng damdamin niya dahil wala siyang ibang alam kung di mahalin tayong dalawa. Umiiyak na payag ni Gigi sa kanyang anak. Maging si Jordan ay bumuhos na rin ng luha dahil sa kanyang mga nalaman. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at pinunta niya ang kanyang lolo na nasa likod bahay at nagsasalansa ng mga sinibak niyang panggatong. Lolo, patawad po. Patawad po kung hindi naging maayos ang pagtrato ko sa inyo. Tinatanggap ko po ang lahat ng pagkakamali ko sa inyo. Sana ibigyan niyo pa po ako ng pagkakataon para bumawi. Patawad po talaga. Pagsusumama ng binata. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, Jordan. Nauunawaan kita. Mahirap talaga magtiwala sa isang tao ngayon mo na lamang ulit nakita. Kaya naman ganito ang pagnanais kong makasama kang muli. Namimiss ko na kasi ang apo ko na lagi kong kasakasama noon. Pasensya ka na rin sapagkat ayaw ko lang mag-aksaya ng oras. Hindi ko kasi alam kung kailan pa ito mauulit pa. Uwi ka naman ni Lolo Julio. Simula ngayon, Lolo, ay uuwi na ako dito sa probinsya hanggat kaya ko. Minsan naman po ay kayong dumalaw sa amin sa Maynila. Marami rin akong nais ipakita sa inyo roon. Tiyak kong magugustuhan niyo po. Nakangiting sambit pa ni Jordan. Niyakap ni Jordan ang kanyang Lolo Julio ng mahigpit. Nang makita ni Gigi ang ama at ang kanyang anak ay nakayakap na rin siya. Maligayang kaarawan, tatay. Sana ay napasaya ka namin dahil magkakasama tayong magdiriwang ng kaarawan mo. Saad naman ni Gigi. Ito na ang pinakamaganda at hindi ko malilimutang kaarawan. Sana ay mas maraming kaarawan pa ang ating pagsaluhan. Saad naman na matanda. Nirigaluhan ni Jordan ang kanyang lolo ng cellphone nang sa gayon ay madalas niya itong matawagan. Nang sumunod na buwan ay nimbita naman nila ang matanda na mamalagi sa kanila. Walang araw na hindi bumawi si Jordan sa lahat ng panahong nangungulila si Lolo Julio sa kanilang mag-ina. Simula noon ay naging maayos na ang pagsasama nila na maglolo. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po ang mga natutunan ninyo? Maari nyo po bang i-comment dun sa baba, dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming video. Thank you and God bless you all. Peace out.